Di ba si Remulia, nasangkot yung kanyang anak nga dito sa Mary Jane, okay? Noong October, babalikan lang natin, October 11 yung nahuli ng PIDEA, October 11, tapos inilabas sa media yon October 13. Kahit bumalik kayo, balikan nyo yung news kasi nakwento ko na sa inyo na may nag-text sa akin na kung saan, ano pa, long distance text from the Philippines. As in, ginamit niya talaga is a Philippine line, hindi Viber, hindi WhatsApp, kung ano man. It's really regular line. Gumastos pa siya bang text, you know, para i-confirm sa akin na may nahuli noong October 11, tapos October 13 na inilabas ni Boying Remulla. The point here is, ang atin namang katanungan, kunyari na sa korte tayo, Mr. Remulla, kung ang anak mo ay nahuli noong... Hello po, magandang araw po muli sa inyong lahat, mga kababayan. Sa ang dako ng mundo man po kayo naroroon sa mga oras na ito. Sana po, palagi na lamang na tayo at sampo ng ating mga pamilya ay nasa mabuting kalagayan. Naway maging madali sa atin ang pagresolba sa mga anumang pagsubok na hinaharap natin sa buhay. So mga kababayan, dito sa ating panibagong topic ay magtatanong na lang tayo, ano? Ang tanong natin ay patungkol dito pa rin sa ating SOG o Secretary of Justice, si Sic Boying, Sir. Kasi ganito yun eh. Napakamasigasig nyo po, Sic Boying, sa pagbibigay ng pahayag, pagpa-press con, sa media, sa mainstream media, patungkol dito sa pagkamatay nitong dilawang broadcaster na ito. Pero, excuse me, pero bakit itong anak mo na nahulihan ng tinatawag ni Madam Marlica na Mary Jane? Actually, pinaka high grade na Mary Jane, pinaka high grade na droga. Ano? Nahuli pala itong anak mo ng PIDEA noong October 11, 2002. Okay? Ulitin ko ha. Nahuli itong si Remulla Jr., anak ito ni Sic Boying, nahuli ng mga PIDEA noong October 11, 2002. Pero bakit inilabas sa media October 13 na? See, nakita nyo yan? Ano ang mayroon sa dalawang araw na yon? Ano bang tawag niyan? Anong mayroon doon sa dalawang araw na yon? Anong mahimala ang pwedeng nangyari sa dalawang araw na yon? Pero kung ang nahuli ay isang magpipidikab, magpapadyak, magta-tricycle, o di kay mga delivery boy, tulad namin halimbawa, mga may hirap, agad-agad yan. Agad-agad yan. Bakit papaabutin ng dalawang araw bago ipakita sa media yan? Diba? At saka, medyo kakaiba din, no? Kasi nung e-presenta na sa media, hanggang nung ito ay inquest yata, ganun ba yun? Doon sa Las Piñas Regional Trial Court ay nakatagi pa mukha. Yung iba,
naman pag nakikita mo sa media ay naka-blurred. Pero kapag ikaw ay hindi anak ni Sik Boying, dahil anak ka lang ni Mang Canor, anak ka lang ni Mang Paeng na magsasaka, o di kayo magta-tricycle, o di kayo driver ng jeep, eh, hindi naman tinatakpan ang mukha mo. Hindi naman i-blur dyan. Diba? Diba, Sir Sek Boying? Tatanong lang naman eh. Dahil ba ang nahuli ay anak ng SOJ? Ganun na lang ba? Buhay nga naman sa Pilipinas, oo. Well, actually, hindi lang naman sa Pilipinas. Maging saan man sa parte ng mundo, kahit papano talaga ay may mga nangyaring ganyan. Pero iba talaga sa Pinas. Kasi pag sa Pinas, may connection ka, ha, sa mga politiko, sa mga opisyal, talagang nabi-baby ka. Baby, ganon. At ito pa mga kababayan ko, ano, sa mga hindi pa nakakaalam, ano, ito lang naman sa mga hindi pa nakakaalam, pero sa mga nakakaalam nito ay okay lang din. Pagkaraan na may ilabas sa media itong anak ni Sek Boying, itong kanin junior, datil yata ito eh, ay October 21, kung hindi ako nagkakamali, ay biglaan na lang pinalitan ang Director General ng PDEA. Kasi ang dating director nito, nung mahuli itong anak ni Sek Boying, ay si General Wilkins Villanueva. See? So, ito, naisip ko lang ha. Naisip ko lang, hindi ko sinasabi na ito ang naganap. Okay? Hindi ko po sinasabi na ito ang naganap. Sabi ko, naisip ko lang ito. Naisip ko lang naman. Baka dun sa dalawang araw na yon ay hindi nahagod ng husto at talagang inilabas pa din sa media itong anak ni Sek Boying. Kaya, babu, ang isang general, at ipinalit itong si Moro Virgilio Lazo. Well, in fairness naman dito kay Moro Virgilio Lazo. Kahit noon pa man ito, eh, wala pa naman akong, para sa akin, personally, at wala na akong naririnig sa anumang media platform na may ginawa itong kababalagan itong ano na itong mama na ito. Wala naman, wala naman. So, ibig sabihin, eh, wala tayong ano dito kay Sir Virgilio Lazo. Wala tayong masasabi na anumang masama tinapay rito. Yun nga lang, dahil parang talagang parang tinahi tayong karsinsili na butas-butas ang mga pangyayari. Di po ba? So, tuloy-tuloy na tayo, mga kababayan. Total, nandito rin lang naman eh. Ang naging sagot ni Sek Boying sa pahayag ni General Bantag nung biglaan ito na sumulpot sa media, unang-una sa SMNI, tapos sa TV5, sunod-sunod na yan. Ang sagot lang nito ni Sek Boying ay same answer daw. Face it like a man, or face it as a man. Yun daw yung ano niya. Yung kumbaga, ang gustong ano rin sabihin dito ni Sek Boying ay wag nang magdadaldal itong si ano si General Bantag at harapin na lang ang kanyang kaso. Eh kung tutuusin, eh, mas magdaldal naman itong ano to eh, itong dalawang ito eh. Itong si Sek Boying at saka itong secretary ng DILJ. Ah, okay pa siya, balas kahit pa paano.
ito na talaga sick boy na ito kasi sa totoo lang, kung meron lang itong delikade sa mamang ito, mag-resign ito eh. Anak mo, nahulihan ng milyong-milyong halaga ng droga. Napakalaking kahihiyan niya. Hindi lang sa inyong pamilya ha. Hindi lang sa inyong pamilya, kundi maging sa bansang Pilipinas. Akalain nyo, ikaw ang secretary ng justice, pero yung anak mo nahuli ng droga. Hindi mo kasalanan yun, ha? Pero delikadesa na lang, ho. Di po ba? Delikadesa na lang. Okay, tuloy na tayo. Ang gustong sabihin nito ni Sick Boy ay huwag na lang pakinggan yung mga sinasabi ni General Bantag. Pero sa ganang akin, mga kababayan, kung pagbabasihan lang natin itong sagutan nitong magkabilang kampo na ito, ay di hamak naman na mas maniniwala ako. Ha? Hindi ko sinasabing totoo si Bantag. Ha? Hindi ko sinasabing totoo lahat ng sinasabi ni Bantag. Okay? General Bantag, hindi ko sinasabing totoo lahat ng kanyang pinagsasabi. Ang ibig kong sabihin, kung ikukumpara ko naman dito sa pinaniniwalaan nitong si Sick Boying at ni Sick Avalos at ni Director General Azurin, okay, na mga convicted criminal, mga mamamatay tao, killer, ha, mga drug pusher, mga drug user, na ang sabi nga ni Boying, Sick Boying ay 95% na daw. Pareho na nga sila ni ano niyan eh, ni Secretary Avalos. Ang sabi nila, 95% daw na solved na yung kaso dahil doon sa pahayag nitong mga convicted criminal na ito sa loob ng pitan. Hamak naman, mas maniniwala ko General Bantag. Di ba? Kung sa public trial pa, walang binatbat yung mga ano nyo, yung source ninyo, walang binatbat yung mga pahayag ng mga criminal na yan. Magtanong po kayo, bakit hindi subukan mag-sorbe? 1,000 ka tao. Tanongin nyo, saan ka maniniwala? Salita ni General Bantag o salita nitong mga kriminal na ito? Na kung tutusin, ito, kung tutusin ay nakita ko rin ito doon sa unang ano ni Mama Maharlika na ayon sa kanya, may nakuha siyang source na pinilit pa ni General Katapang di umano itong mga prisong ito na gumawa ng sulat para sabihin na sila ay inabuso ni General Bantag. Well, yan naman ay narinig ko lang doon, na napanood ko at narinig ko doon sa vlog ni Ma'am Maharlika. Na buljak na ito si ano, si General Katapang. Di po ba, mga kababayan? Pero ito isa pa sa ano nakakapagtakaisipin . Hindi po ba, mga kababayan? Itong si Sick Boying, Secretary Avalos, General Azurin, ilib na ilib niya sila talaga at naniwala sila sa pinagsasabi nitong mga convicted criminal na ito at isang mamamatay tao sa katauhan ni Escorial. Butata lang ito si Escorial . Yung sinabi niyang isa pang middleman na si itinanggi siya. Bilib na bilib sila sa salita nito mga kriminal. Pero itong ibinulgar ni General Bantag nung siya magpakita sa media na mayroon di umanong dalawang demonyong drug lord. Ha? Dalawang demonyong drug lord na nakapiit o nandoon sa taguan ng Witness Protection Program o WPP na ito ay under sa pamamahala ng DOJ. Inutusan daw ni Secretary Boying itong si General Bantag na ilabas itong dalawang ito. Iyan ba? Hindi ba nakaka-alarma yan? Alalahan nyo, hindi pipitsugin dalawang yan. Ha? Hindi pipitsugin kriminal yan. Drug lord po yan. Na iyan din, kundi ako nagkakamali, parang dalawa, kasama rin yan sa mga witness against Dilima. Kaya po, wag na ho kayong magtaka, mga kababayan, kung sa mga susunod na araw, linggo o buwan,
ay makalaya itong si Dilimaw. Napapansin nyo po, yung mga witness against Dilima noon, lumalakas ang loob ngayon na bumabaliktad ng ang secretary na ito na si ano, si Boying na ito. Napansin nyo? Oh, di ba? So, mga kababayan, kayo na po ang bahala mag-isip-isip at humusga sa dalawang panig na ito. Salita ng mga kriminal na nakakulong versus salita ni General Bantag. Yan po. At magandang araw po sa inyong lahat.